Tara na't ating tuklasin ang gintong kasaysayan at gintong pamana ng ating bayan. Noong 1978, nagsimula ang pagtatayo ng bus sa kahabaan ng Marcos Highway. Ang bus ay itinayo ng Philippine Tourism Authority at sinadya upang maging sentro ng 300 hektarya ang Marcos Park na may kasamang golf course, sports club, convention center at hotel. Ang bus ay nakaposisyon malapit sa tuktok ng Mount Siontog, kaya makikita ito ng mga motoristang patungo sa Baguio na may layong 3 kilometro mula sa monumento. Ang eskultor na si Anselmo B. Dayag na siyang nagtayo ng Agila ng Hilaga, Agoo La Union at Lion's Head Cannon Road, Baguio, ang napiling na disenyo ng bus. Namatay si Dayag bago natapos ang bus. Gayun din ay isang inhinyero na kinuha para pumalit sa proyekto. Bago ang pagkamatay ng mga eskultor, tinayo umano ang pundasyon na natatakpan ng plywood upang sadyang itago sa publiko ang pagkagawa ng bus. Nang maglaon, inangay ng bagyo ang pundasyon na tumatambad sa bus. Ang bus ni Ferdinand Marcos sa kahabaan ng Aspiras-Palispis Highway sa Tuba Benguet, Philippines ay isang 30 kilometro na konkretong monumento ng yumaong Pangulong Ferdinand Marcos. Ang monumento ay naging paksa ng kontrobersya dahil ang pagtatayo nito ay nagpaalis sa mga katutubong residente ng Ibaloy sa lugar na kakaunti ang populasyon. At ang mga residente ng Ibaloy ay naiulat na napilitang ibenta ang kanilang lupa sa napakababang presyo. Ang monumento ay nawasak noong December 2002 kasama ang bagong hukbong bayan, ang armadong pakpak ng Partido Komunista ng Pilipinas na kumikilala sa pagkawasak nito. Ang guwang o bus ay may sukat na 30 metro ang taas at gawa ito sa kongkreto. Ang mga Ibaloy sa apektadong lugar ay sinasabing lumikas dahil sa pagkagawa ng bus. Naiulat na napilitan silang ibenta ang kanilang mga lupain sa napakababang presyo. Nakumpleto ang bus noong 1980. Pagkatapos ng People Power Revolution noong 1986, ang mga Ibaloy ay nagkatay ng baboy at kalabaw at ibinuhos ang dugo ng mga hayop sa bus para i-exorcise ito at kalaunan ay nagsampa ng kaso para bawiin ang kanilang lupain. Ang bus ay binomba noong 1989 ng mga kaliwang rebelde at nagtamo ng mga bitak at iba pang maliit na pinsala. Ang bus ay nawasak gamit ang dinamita noong madaling araw noong December 29, 2002 ng mga pinaghihinalaang treasure hunters na nag-aakala na ang bus ay naglalaman ng mga bahagi ng rumored na Yamashita treasure. Sinabi ni Benguet Governor Raul Mencio Molintas na nalaman ng pulisya na may puting Toyota FX van sa paligid bago ang insidente. Noong una ay naakala na ang bagong hukbong bayan ang nasa likod ng pagbobomba sa monumento. Inanggin ang Chadi Molintas Command ng rebelding grupo ang responsibilidad para sa insidente sa isang press release makalipas ang isang araw. Sinabi ng mga komunista na pag-ira lamang ng bus ay isang pangungutya sa ustisya at isang pagtataksil sa kalooban ng mga tao. Pinuna ng ilang kritiko ni Marcos ang pagkasira ng monumento. Sinabi ni Arzobispo Oscar Cruz ng Lingayen Dagupan na ang mga salarin ay hindi dapat kailanman sinisira ang monumento ng kasamaan sa bansang ito, na inilarawan ang bus bilang isang monumento ng kasamaan na ibababala sa mga tao na huwag maging kung ano ang taong ito. Noong 2003, nag-alok ang mayor ng lungsod ng Baguio na si Ramon Labo Jr. sa pamilya ni Marcos na ibalik ang bus. Si Imelda Marcos, ang balo ni Ferdinand Marcos, ay tinuturing ang alok bilang isang mabait na alok, ngunit sinasabi na anumang hakbang upang ayusin ang monumento ay dapat na isang collective decision of the Marcoses and their supporters. Sinabi naman ni Bongbong Marcos, anak ng dating Pangulo, na hindi nararamdaman ng pamilya ang pangangailangan ayusin ang bus sa kabila ng mga alok.